Hi! Ang long-distance relationship ay isa sa mga pinakamahirap na pagdaanan ng mag-partner o mag-asawa. Kapag andito ka sa ganitong sitwasyon, alam ko yung feeling na namimiss mo siya palagi. Yung tipong gusto mo siya makasama araw-araw at yung tipong lagi mo siyang hinahanap-hanap. Pero alam mo yun, wala kang magawa dahil napakalayo niya. Minsan, dumarating na rin yung point na hindi mo maalis mag-alala. Maisip na baka dumating yung araw na magsawa na siya. Paano kung sa mga panahon na hindi mo siya kasama ay makahanap siya ng iba? Andon yung pagkatakot na baka isang araw bigla na lang siyang mawala at sabihin sa'yo na hindi ka na mahal. Nako, ang sakit talaga niyan mga ka-jurist. Mahirap talaga pag malayo ka sa taong mahal mo kasi hindi mo nakikita kung ano yung mga pinaggagawa niya. Hindi mo man lang siya maalagaan kung may sakit siya. Gustuhin mo man na makasama at makita siya araw-araw ay hindi naman pwede dahil milya-milya ang layo nyo sa isa't isa. Alam naman natin mga ka-juris na hindi lahat ng long-distance relationship o yung tinatawag nating LDR ay nakaka-survive dahil sa maraming kadahilanan. Maybe pareho o isa sa inyo ay napagod na, sumuko na at nawalan na ng gana. So, paano nga ba natin pagaganahin ang long-distance relationship para magtagal ito? Hi, my name is Judy and welcome back to my channel. In today's video, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga tips o paraan para magtagal kayo sa isang long-distance relationship. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo pag meron tayong mga bagong upload na video. So, ayan na mga ka-juries, huwag na nating patagalin. Simulan na natin to. Let's go! Number 1, para mapanatili ang long-distance relationship, ay communicate regularly. Never lose communication. Kahit gaano man kalayo nyo sa isa't isa, ay hindi dapat nawawala ang komunikasyon. It does not have to be a day-long chat or video call. Mga 30 to 1 hour relaxing talk is okay yon mga ka-juris. Dahil kapag sobra-sobra naman kayo na nag-uusap ay hindi nyo na mamimiss ang isa't isa. Pag-usapan nyo ng mabuti kung kailan at kung anong oras kayo pwede mag-usap. Dahil for sure na meron din kayong pinagkakaabalahan sa buhay, like trabaho. Ang kagandahan din kasi neto, no, mga ka-juris, is andun yung excitement na sa ganitong oras at araw, makakausap ko na naman siya. Yung mga ganon. Iwasan nyo, no, mga ka-juris, yung masyadong mag-demand ng time. At intindihin ang bawat schedule ng bawat isa. Because even as a couple, you have to understand that both of you still live individual lives. Basta i-make sure nyo lang palagi na meron at meron pa rin kayong oras na mag-usap ng partner mo. Number 2, be honest with your partner. When you are in a long-distance relationship, napakadali lang magtago ng something. Ano ka ba? Sabihin natin na pwedeng makasira sa relasyon nyo, gaya ng tukso. Alam na, Diaz. Since magkalayo kayo sa isa't isa, napakahalaga talaga, no, mga ka-juris, na andun yung honesty or pagiging tapat sa isa't isa. May kasabihan nga tayo huwag mong gawin kung anong ayaw mong gawin sa'yo. Yun, napakasimple lang yan mga ka-juris. Isipin mo, pag yung partner mo ba ay gumawa noon, masisiyahan ka ba? Matutuwa ka ba? Siyempre hindi. Hanggat may pagpapahalaga kayo sa isa't isa, walang sino man ang pwedeng makakapaghiwalay sa inyo. Tandaan niyo yan mga ka-juris. Number 3, magtiwala sa isa't isa. To be honest, marami talaga yung hindi kayang gawin ito. Lalong-lalo na't magkalayo sila, no, sa isa't isa. And we cannot deny that. Since hindi naman kayo palagi na nakikita and through social media lang yung
ang komunikasyon nyo, minsan hindi talaga natin maiiwasan na isipin yung paano pag may nagustuhan na siyang iba. Iiwan niya kaya ako? Well, jealousy is normal, but don't be too much paranoid. Dapat alam natin kung paano natin kontrolin ang ating mga pagdududa. Lalong-lalo na kapag wala ka naman talaga dapat pagdudahan. Lagi natin natandaan, mga pa-juries, na ang trust is the most important factor in making long-distance relationship work. And unang-una sa lahat, put God at the center of your relationship. Promise, mag-work yan. Number 4, listen to each other. Kahit magkalayo naman kayo sa isa't isa, ay kailangan pa rin na pakinggan nyo ang hinaing o problema ng bawat isa. Dahil sabi nga nila, ang partner is someone to rely on. Iparamdam mo sa partner mo na andyan ka palagi para makinig kung ano man yung mga sasabihin niya. Number 5, be more creative with your topics. Maghanap kayo ng bagong pwedeng pag-usapan. Huwag na huwag yung gawing boring ang conversation nyo or paulit-ulit. Try something new things like ask about the movie you have watched. Pag-usapan kung ano-ano yung mga bago mong karanasan sa trabaho. Yung mga ganun. Or pwede rin pag-usapin ninyo ang mga achievements ng mga anak nyo kung meron na kayo mga anak. Or maging playful kayo paminsan-minsan. Like, you know, teasing each other. And don't be shy about it. Ano ka ba? Diyan kayo magiging komportable sa isa't isa. Number 6, tell how you love each other. Since nasa long distance relationship kayo, napakahalaga na iparamdam nyo kung gaano ka-special o kamahal ang iyong partner. Since hindi nyo naman mayakap o mahalikan ang bawat isa personally, idaan ulit no through video call or chat by saying and sending, I love you, mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako palagi. Handa akong maghintay para sa'yo. Mag-iingat ka. Huwag na huwag mo papabayaan ang iyong sarili. Yung mga ganon, mga ka-juries, ano ba kayo? Yung mga ganyan lines ay nakakawala ng lungkot, pagod, at stress. Napakasimpleng gawin lang yan, mga ka-juries, ano? Pero, napakalaki naman ang tulong nito. Number 7, magplano. Ayun. Mas maganda kung meron kayong plano dahil ito ang magsisilbing inspirasyon nyo. I-share ang pangarap ng bawat isa at pag-usapan kung paano nyo ito makakamit. Kung ang dahilan ng LDR nyo ay para makamit ang mga pinapangarap nyo sa buhay or para sa future, ay okay yan, mga ka-juries. Dahil magiging worth it naman ang paghihintay, lalong-lalo na kapag natupad ang mga pinapangarap nyo. To add more, dapat palaging positive ang outlook nyo pareho. Kailangan may teamwork kahit magkalayo kayo sa isa't isa. Iparamdam nyo pareho yung totoong pagmamahalan at hindi dapat kayo nagsasawa na intindihin ang bawat isa. Handa dapat kayong magtiis at hintayin yung araw na mayayakap at makakasama nyo na ang bawat isa. Basta mga ka-juries, wag na wag nyo lang hayaan na mawala yung essentials for a successful relationship. Ano nga ba ito? Ito yung faithfulness, loyalty, trust, love, and understanding. Gaano man kahirap gawin ang mga nabanggit ko dito, kung mahal nyo naman talaga ang isa't isa, kayang-kaya nyo yan, mga ka-juries. Dahil may nagsabi nga eh, long-distance relationship is not hard at all. It's just a matter of trust, commitment, and holding on. Lagi natin tatandaan, mga ka-juries, na ang relasyon ay hindi hadlang ang distansya.
ang tunay na pagmamahal nyo sa isa't isa ang magpapatunay kung gaano kayo katatag. Anyways, let's answer these common questions about long-distance relationship. Ang sabi dito, paano kung hindi na ako pinagkakatiwalaan at mahal ng aking partner na nasa malayong lugar? Ayun. Well, ang masasabi ko dyan is, communication is the key. Pag-usapan nyo kung bakit. Kasi hindi pwedeng walang dahilan yan eh. Maybe may nagawa ka para hindi ka na pinagkakatiwalaan? Or baka naman hindi sapat ang binibigay mo para mag-work yung relasyon nyo? Maybe nagsisinungaling ka? Or ayaw na niya talaga? Ayun. There are so many possible reasons, mga ka-juries. Pero malalaman mo lang yan kung makakakuha ka ng honest answer mula sa kanya. Next question is, paano po pag yung dahilan niya ay pagod na siya at nakahanap na siya ng iba? Naku, napakasakit talaga niya, no, mga ka-juries. Ganito lang yan, no, kasi mga ka-juries, kapag ang lalaki o babae ay hindi marunong makontento o maghintay, ang ibig sabihin lang yan ay hindi ka mahal. Dahil kapag mahal ka talaga ng partner mo, kahit gaano ka kalayo, ay kakayanin at kakayanin niya yan. Kaya niyang magtiis, kaya niyang maghintay, dahil ang pag-ibig ay hindi sa lapit o sa layo na susukat, kundi nasa puso at pagtitiwala. Sa LDR, no, kasi mga ka-juries, napakalaki talaga yung chance na isa sa inyo ay ma-develop sa iba. Pero lagi niyong tatandaan, mga ka-juries, na kapag mahal mo talaga ang partner mo or kung may konsensya ka, hinding-hindi mo siya magawang lukohin. Hinding-hindi mo magawa maghanap ng iba at magpapadala sa tukso. Ang taong deserve mo ay yung taong hindi ka sasaktan, hindi ka lolokohin, at hindi ka iiwan kahit gaano kalayo ang isa't isa. Distance is not a hindrance in a relationship. It's just the test of time. So, yun lamang mga ka-jury. Sana may natutunan kayo sa aking video today. Kung meron kayong mga ibang opinions or advices, i-comment mo na lang yan para mabasa naming lahat. Isama mo na rin kung meron kang mga katanungan or suggestion para masagutan natin. Huwag na huwag sana kalimutan mag-like kung nagustuhan mo ang video natin today. Mag-subscribe, hit the notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong upload na video. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi. Bye!